Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So mga kababayan, ang pag-uusapan po natin, napakaganda nito dahil eto dati ginawa na ito ni Attorney Toto Causing na kung saan mga kababayan na humingi siya ng tulong sa mga taga-MILF na nanawagan po siya na baka daw po mabibigyan siya ng bodyguard dahil nga may nagbabanta sa kanyang buhay. Ngayon mga kababayan, ganun na naman. Dahil etong topic na tatalakay natin, etong video na Attorney Toto Causing na ihimayin po natin, eto po yung video na kung saan ay nananawagan po siya ng dasal sa taong bayan dahil may nagpabook daw po online sa mga killers para ipatumba daw po etong si Attorney Toto Causing. So mga kababayan, halina at samahan niyo ako na himayin etong live ni Attorney Toto Causing na kung saan bibigyan lang natin ng mainit-init na reaction video. Ano po? Pero bago po natin ito pag-usapan mga kababayan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Click niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa inyo na kung kayo po ay nasa Facebook page mga kababayan, ay i-follow niyo po sana itong ating Facebook page. Paabuti na po sana natin ng 10,000 followers at tatanawin ko po yan sa inyo ng isang malaking utang na loob mga kababayan. At gusto ko din po sabihin sa lahat na mga kababayan natin na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo, lalo na po sa mga kababayan po natin na nakasubaybay sa bansang Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, UK at US. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kababayan na meron po tayong isang mobile application na kung saan pwede po kayo magpadala ng pera nang walang kahirap-hirap at wala po kayong babayaran kahit piso. Madali lamang pong gamitin itong si Sendwave mga kababayan. I-download nyo lamang po siya sa Play Store, pwede po siya sa Android phone at iOS. At kapag ka na-i-download nyo na po siya, automatic, pwede na po kayo mag-sign up at hihingi po yan ng promo code. Ang ilagay nyo lamang po ng promo code ay ito pong Jake Magnus para automatic ma-claim nyo po yung $10 na free credit sa unang padala po ninyo. Kaya ano po pong hinihintay nyo kung usapang padala na wala po kayong babayaran, ay gamitin nyo na po etong si Sendwave mga kababayan. Dahil hangad ni Sendwave na yung pera pong pinaghirapan ninyo ay makarating ng maayos at ligtas sa mga mahalin nyo sa buhay dito sa bansang Pilipinas. Ano po mga kababayan? So ano pang hinihintay natin? Umpisahan na agad natin at himayin na agad natin etong video nitong si Attorney Toto Causing na kung saan may nagpabook daw po sa mga online killers para daw po ipatumba siya. So i-play na po natin. Okay, ito. Unang topic po natin ganito. Humingi po ako sa inyo ng dasal. Bakit po? Yan. Mukhang hindi ko pwede baliwalain itong binigay sa aking information sa ngayon. Alam niyo ba yung tinatawag na kwan? Yung parang Grab dito sa Pilipinas. Pag sumakay ka ng taxi, Grab, ipindutin mo Grab. Pagkatapos ay ang mangyari, pag tatanggapin ng Grab driver yung booking mo, kukunin ka, susunduin ka. Di ba? Ganun ang Grab. Ngayon po, ay may natanggap po akong concern sa aking kumpare na sinabihan din siya ng kanyang matalik na kaibigan na isang dating Philippine Marine soldier. So anyway, kwento ako. Ang pangalan ko po daw, sabi nung Marine na retirado na Marine soldier na sinabi sa kumpare ko, pakisabi kay Attorney Toto Causing, 1,000 beses na mag-ingat siya. Kasi bakit po? Ang pangalan ko raw at mukha ay nilagay na pinapabooking na daw sa darknet.com na webpage, parang pakisearch mo ngayon. Alam nyo mga kababayan, ito sabi ni Attorney Toto Causing, pinag-iingat siya ng 1,000 beses dahil may nagtimbre daw sa kanya na kanyang kumpare na kung saan daw po yung kanyang mukha daw po mga kababayan ay nakalagay na daw po yung mukha at pangalan niya, nakalagay na daw po sa darknet. Alam nyo mga kababayan, yung lagi kong sinasabi nung unang beses natin na napakinggan etong patungkol nga sa balak daw pong ipatumba etong si Attorney Toto Causing. Ito yung sinasabi ko palagi mga kababayan na kung saan mas mabuting resorbahin ito ni Attorney Toto Causing ng secret lang, indoor lang muna mga kababayan. Kumbaga
resolbahin niya ng tahimik lang, hindi yung ibobroadcast pa niya. Kasi ang nangyayari dito mga kababayan, baka pinaglalaruan lamang po siya. Baka natutuwa lang kay Atty. Toto Causing dahil nga itong si Atty. Toto Causing kapag ka nakakatanggap ng kahit maliit na info, kaagad inilalive na agad. Mga kababayan, eto, tuwang-tuwa pihado yung mga gumagawa ng isyong katulad nitong ipinapatumba itong si Atty. Toto Causing. Inihire sa online para ipatumba, mga kababayan. Baka natutuwa lang sa iyo, Atty. Toto Causing. Baka pinaglalaruan ka lang yan. Kasi nga, ang alam nila, baka nga makakasamahan mo pa yan. Dahil lang nasa sa isip nila, kapag ka nakarinig ka ng kaunti, ibubroadcast mo. At katulad nga niya, sabi mo, may magpapatumba sa iyo, kay General Bantag na naman yung sisi niyan. Yun po yung nakikita ko dito, mga kababayan, ha? Dito sa ginagawa nitong si Atty. Toto Causing. Baka kay General Bantag na naman ang sisi nito. Kasi kung ikaw talagang legit yung source mo, bakit hindi mo ilabas yung usapan ninyo? Ipakita mo. Sabihin mo may nakarating, itanggalin mo na lang yung muka. Sabihin mo may nakarating sa akin balita, basahin mo sa mga tao, hindi yung galing mismo sa'yo. Kasi ang dating kasi niya sa ibang mga netizen, gumagawa ka na lang ng kwento para mapag-usapan ka at makakuha ka ng simpatsya. At yung simpatsyang makukuha mo, Atty. Toto Causing, at yung simpatsyang makukuha mo, Atty. Toto Causing, ang kapalit nun, kasusuklaman ng ibang tao, si General Bantag. Kasi, ang papasok sa isipan ng mga nakikinig sa'yo, si General Bantag ang nag-utos na naman nun. Ano po, si General Bantag na naman, ang nag-utos na naman nun. Yun ang papasok sa isipan ng mga taong nakikinig kay Atty. Toto Causing. Ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Darknet.com Darknet. Kasi yan po ang grupo na kung saan maraming membro din mga high killers. At saka mga kababayan, darknet.com daw po. Naandudun daw po yung pangalan ni Atty. Toto Causing at yung litrato daw po. At alam na alam ni Atty. Toto Causing, mga kababayan, take note ha. Alam na alam ni Atty. Toto Causing, dun daw po sa darknet, naandudun daw po yung lahat ng mga hard killer. Baka naman Atty. Toto Causing, may alam ka din ha. Ito, tanong lang naman to mga kababayan. Tanong lang naman to, ipagpatuloy pa natin. So kung may ipapatay ka at kung member ka ng darknet, mag-upload ka lang ng tinatag na mag-book ka. Mag-book ka, parang sumasakay ka sa Grab, mag-booking ka saan ka pupunta. So, Biruin nyo, alam na alam niya mga kababayan. Alam na alam niya yung proseso ng kalakaran sa darknet. Mga kababayan, alam na alam niya ha. Ikaw Atty. Toto Causing ha, baka may itinatago ka ha. Baka kaya ipapatumba ka na kasi may napasukan kang hindi maganda at alam mo lahat ng kalakaran. At yung napasukan mong yon, eto pagtatanong lang naman. At yung napasukan mong yon, nawawala na ng tiwala sa'yo dahil nga sa ginagawa mong yan. Na kapag ka nakalanghap ka ng kaunting impormasyon, kahit yung iba hindi makatotohanan, di umano, kaagad ibobroadcast mo na. Mas mabuti pa, Atty. Toto Causing, ako concerned ako sa'yo. Eto ha, hindi sa magkaiba tayo ng pananaw. Abogado ka at ako'y vlogger. Ano po, concerned ako sa'yo bilang vlogger. Kasi vlogger ka naman ngayon eh. Ang ginagawa mong yan, pagbablog yan. Mas mabuti pa siguro na resolbahin mo ng tahimik yan. Ipahanap mo yung mga tao, paimbestigahan mo itong mga pananakot sa iyo at tiyak malulutas mo yan. Pero pagka sa social media ka, nagngangangaw-ngaw, ngumangawa, nagsusumbong sa taong bayan, hindi mo masusolusyonan yan. Tuwang-tuwa lalo sa'yo yung mga taong nananakot sa'yo. Pagpatuloy pa natin. Nakalagay na daw, baka may tatanggap daw na killer sa aking pangalan, binubok to, ipapatay daw ako. Aba nga naman. So, yan ang sinasabi. So, kaya ako, doble ingat, naghingi ako ng tulong sa inyo at ang tulong na pinaka-best na bibigyan nyo ay ang pagdasal. At may mga nag-alok sa akin ng mga serbisyo pero hindi ko rin makaya kasi ang mga bodyguards ko lang ata niya, mga libre lang, no? Kasi wala naman akong pang ano pa, pang sweldo na tuloy-tuloy. So every now and then mayroon man papalit-palit sa akin ng mga kliyente ng aming law firm, ng mga
sundalong marino, mga marines. So, ibig sabihin, sila yung aking kasama, pero gusto ko pa na madadagdagan pa sa nagsiwala ng pagsweldo. Kundi ano pag ito, ang tawag nito ay parang pro bono yung tulong nila sa akin. Volunteer! So ang gusto ni Atty. Toto Causing, magkaroon siya ng mga bodyguard na volunteer, yung walang sweldo. Kasi nga naman yung iba na nagbabodyguard daw po sa kanya, mga volunteer lamang po. Eh kawawa naman. Alam nyo kasi ganito Atty. Toto Causing, mas maganda kasing nagbabalita tayo sa makatotohanan talaga. Ano po, patikusin natin yung mga taong gumagawa ng hindi maganda at ibalita natin sa taong bayan yung makatotohanang balita. Kasi Atty. Toto Causing, sa pagbabalita nyo po kasi, maraming mga butas na nakikita ang taong bayan. At siguro, yung mga nananakot sa'yo, gusto ka lang pagtripan. Eh tulad yan, saglip na resolbahin mo ng tahimik yan, saglip na paimbestigahan mo yung nangyayaring yan sa'yo ng mga pananakot, mga banta sa buhay mo, eh ginagawa mo, inilalive mo sa taong bayan ka nagsusumbong. Dapat kasi ang ginawa mo dyan, pinaimbestigahan mo, tapos kung ano yung resulta at lumabas na yung mga pangalan, saka mo i-live. Ewan ko lang kung hindi magtaguyang mga yan. Hindi yung ano, kasi ang nangyayari ngayon, siguro hindi mo pa ito napapaimbestigahan, ang ginawa mo, inilive mo agad. Eh di lalo ka lang paglalaroan ng mga yan, lalo ka lang tatakutin. Dapat ang ginagawa mo dyan, pinaiimbestigahan mo. Ipagpatuloy pa natin. List kung saan man ako lagi pumupunta, kompleto po yung ating mga CCTV at kung may magmamanman ay makikita talaga namin, makikita. At saka alam nyo mga kababayan, lahat ng galaw niya, sinasabi niya sa kanyang vlog ha, dyan lang talaga ako nakakita ng taong ipapatumba na lahat ng galaw niya, sinasabi niya sa broadcast, sinasabi niya sa social media, eh di lalong mas mapapaghandaan ka nung taong gustong magtumba sa'yo. Pagpatuloy pa natin. Kahit saan lugar ako, kasi nakakonect ko yun sa cellphone ko. So, medyo mahal lang naubos na gasto ko sa CCTV. High definition kasi CCTV ko eh. Hindi pwede yung low quality. Yung CCTV ko kahit gabi po, nakikita yung mukha ng tao. So, at naka-record po yun. At sinasabi ko lang sa gustong tumanggap ng trabaho na ito. Halatang halata na depressed si Atty. Toto Causing. Kita nyo naman ang mukha ni Atty. Toto Causing. Halatang depressed na depressed siya, mga kababayan. Kung pagmamasdan ninyo, siguro mga kababayan, masyado niyang dinadamdam yung mga pananakot sa kanya. Siyempre, ikaw ba naman takutin, ipapatumba ikaw, tatanggalan ka ng buhay. Eh pag hindi nangyari din sa'yo to, di ka makakatulog. Kaya nga Atty. Toto Causing, sa totoo lang, payo ko lang sa'yo, mas maganda na magbalita ka ng mga katotohanan, hindi yung puro bira ka lang kay General Bantag, na yung iba mga mali naman, na yung ibang sinasabi mo kay General Bantag hindi naman totoo, at ang mismong nakakapansin pa nun, hindi naman kami, kung hindi yung mga supporter mo at yung mga supporter namin na nakatutok at nanonood sa'yo. Atty. Toto Causing, kasi ang nangyayari dyan, Atty. Toto Causing, sa paglalive mong yan, ang iisipin na naman ng taong bayan, si General Bantag na naman, yung gustong magpatumba sa'yo. Eh paano kung merong may galit kay General Bantag at ipatumba ka nga? Sino sisisihin na naman? Si General Bantag na naman. Kasi si General Bantag lang naman yung binabanatan mo. Diba? Oh my goodness. Papatay ako ay... Iyan ang magbibigay ko sa inyo. Siyempre, hindi ko rin magbibigay sa inyo kung ano ang meron datang kayo ng mga firepower ko. Ganun lang ako kasimple. Kaya dito sa trabahong ito, decidido na po ako kahit hindi na ako makapag-practice ng pagiging abogado. Wala na. Parang nahulog na ako dito at itong nakikita kong tanging paraan para maisalba yung bansa. At sabi nga ni Andres Bonifacio. Ano yung sabi ni Atty. Toto Causing dito daw sa trabahong ito, kahit hindi na daw siya makapag-practice bilang abogado? So sa madalit salita, hindi ka pala yung abogado na hinasa ng karanasan. Na hinasa ng matalinong karanasan. Sa pagiging abogado.
Kaya pala, nakakapagtaka. Kasi ako, pag pinapanood ko si Atty. Toto Causing, may mga senaryong hinahanap ako na tama yung sinasabi niya. Pero, mga kababayan, marami pa rin talaga sa mga sinabi ni Atty. Toto Causing patungkol sa isyong ito na mga mali. Ano po, tulad na nga lang nung date ng pagbanat nitong si Kaper Silape dito kay General Bantag at yung sinasabi niya na nung 2020 pa daw binanata ni Kaper Silape nitong si SOJ, dun pa lang mga kababayan sablay ka na. Eh kung ikaw ay isang ganap na abogado, dapat napakagaling mo mag-research at dapat lahat ng sinasabi mo documented. Diba, ipagpatuloy pa natin. Iba bang pag-ibig ang mas matamis kaysa pag-ibig sa inang bayan? So iyan ay sinabi ni Andres Bonifacio na tumatak sa isipan ko. Nako, pati si at sa ngayon nga, pati si Andres Bonifacio napadamay na dito. Pagpatuloy pa natin. Dapat matulog ako kasi parang meron akong trabaho gagawin. Pero nag-vlog muna ako para sabihin sa inyo na napaka-importante po na yung pangalan ko ay ipinapabooking na sa Darknet. Alam nyo mga kababayan, kung matatandaan nyo yung sinasabi nitong si Atty. Libayan, ugaliing matulog kasi yung natutulog, yun yung laging panalo. Eh si Atty. Toto Causing hindi na ata natutulog eh, puro vlog na ang ginagawa. Kaya kung ano-ano na lamang ang napasok sa isipan, Atty. Toto Causing, kasi kung tutusin po, kung ako sa inyo, mas maganda ko talaga may sasuggest, paimbestigahan ninyo ng tahimik yan at lahat ng galaw ninyo kung maaari huwag nyong i-broadcast sa social media. Kasi the more na ibinobroadcast nyo po ang inyong mga gagawing hakbang, mas napapaghandaan po yan nung mga kalaban. Eh baka mamaya, sabi ko, uulitin ko ulit yung sinabi ko kanina, baka mamaya may taong may galit kay General Bantag ang mapagdiskitahan ka dahil ikaw yung bumabanat kay General Bantag. Baka mamaya ganun yung mangyari. Kaya kung ako sa'yo, mas mabuti na paimbestigahan mo yan ng tahimik. Tapos lahat ng galaw mo, lahat ng hakbang mo, eh talagang dapat banayad at tahimik lang. Saka mo na i-broadcast kapag nahuli na yung mga taong nasa sa likod niyan. Ipagpatuloy pa natin. Darknet.com o Darknet na app. At yung Darknet na app ay parang Grab na mga member lang, mga rider. Itong Darknet naman, ang mga member ay mga killer. So, alam na alam niya eh. Mag-bait ng aking pangalan at ipapatay, siyempre may bayad dyan. Siyempre pag tumanggap ng bayad, ibig sabihin, kung ang ginagawa ni Bantag sa pagpapatay kay Kapersi ay mga preso ang gabit at ang mga preso ang pinaghanap ng killer, ito naman mukhang nakatago siya sa likod ng pangalan na ginamit sa Darknet at maghanap siya ng killer, magbabayad siya. O di sa madalit salita mga kababayan, ngayon pa lang, baka mamaya may mangyari kay Atty. Toto Causing, wag naman sana, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi si General Bantag yung may pakay para ipatumba etong si Atty. Toto Causing, ha? Para maliwanag lang po, ngayon pa lang uunahan ko na kayo. Kasi sinabi niya kung si General Bantag daw ang ginagamit daw is yung mga preso, yun daw ay iba, yung estratehiya. So ibig sabihin hindi si General Bantag yon. Ipagpatuloy pa natin. Ang bayad through online, so ibig sabihin mukhang mahirap tuntunin kung sino ang mastermind. Oh. No? Unlike sa kay Percy Lapid, mas madali na tuntun kung sino mastermind. So hanggang ngayon nga, wala pa kayong mastermind kay Percy Lapid. Paano madaling matuntun? Ay yung mga sinasabi nyo kay General Bantag, puro hearsay lang. Diba? Ay paano kayo nagkaroon ng idea na meron na agad kayong mastermind kung hindi nyo maipresenta yung totoong mastermind? Sa pagkawala nitong si Kapersi, eh wala nga makakapagpaturo kay General Bantag na siya mismo yung may kinalaman sa pagkamatay ni Kapersi. Paano kayo nagkaroon ng mastermind? Aber, ay nako, ipagpatuloy pa natin. Ganito, humingi po ako ng dasal sa inyo. Ay sa lahat ng vlogger po na maka Percy Lapid, ako lang ang binibira ng
kinatagdad ng death threats araw-araw, pero ito mas matindi. Yung iba hindi ko pinapansin. Ngayon, ito yung mga alam ko, yung mga trolls ko dito nakikinig. Sigurado ako. At baka nga tour ni Toto Kausing, yung mga trolls mo na nakikinig sa'yo, yan yung ibang nananakot sa'yo. O baka yung mga kasamahan mo, yan yung mga nananakot sa'yo. Kasi nga, alam nila, uulitin ko ulit, kapag ka nakakuha ka ng maliit na impormasyon, karakay, ibinobroadcast mo. Eh mamaya, yung nananakot sa'yo, may galit pala kay General Bantag. Tapos tinatakot ka para i-broadcast mo na may tao na gustong ipatumba ka. Para ang sisi, mapapunta kay General Bantag. Pero sorry ka, kasi sinabi mismo ni Attorney Toto Kausing na magkaiba ng estratehiya si General Bantag at yung taong gustong magpatumba sa kanya. So means, hindi si General Bantag yon. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Kung ano man na isasabihin nila dyan, gusto nyo ba ng magandang Pilipinas o gusto nyo mas lalong papangit yung Pilipinas? So, ibig sabihin, makipaglaban tayo para sa katotohanan, okay? Baka naman. So, kung makipaglaban tayo para sa katotohanan, tingnan mo ang nangyari. Yung dating Presidential Security Guard, Jefe General Jesus Dorente Jr. Bow the Third, ay pinapatay niya yung kanyang girlfriend na napakaganda na ang pangalan ay si Yvonette Chua Plaza doon sa Davao City nangyari. At natutuwa naman ako, at kahit na siya ay top commander ni dating Presidente Digong, tumakbo pa rin ang katarugan sa lugar ng Manila City. So, sino bang mayor ngayon? Yung anak ni Digong, si Kuan, si Paulo ata, o si yung isa. So, maraming salamat po, Mayor Duterte, at pinagulo mo. Pero bakit nung una gusto ninyong maging mastermind sa pagkawala ni Kapre Silapid, si dating Pangulong Duterte? Bakit nung una gustong-gusto ninyo na siya yung maging mastermind? Tapos ngayon, pinupuri na ninyo, aba naman. Pagpatuloy pa natin. Tisya, kahit pa na commander ng tatay mo yung tinuturo ng na mastermind sa pagpapatay. At ang nabuksan ito, umamin po yung mga sundalo na ginamit sa pagpapatay. At Mike Kernel, kung sa style ni Bantag, mayroong si Zolweta na Kernel niya ang nagpapatupad ng lahat ng gusto ni Bantag. Sa party naman po ni Durante, mayroon siyang isang Kernel na nagpapatupad din para ipapatay. So, nung panahon na yon ay naka-assign si General Jesus Durante sa 101st Brigade. So kung 101st Brigade, ibig sabihin niya 1,001 na brigada ng sundalo ng Philippine Army. So natuwa naman ako sa anunsyo ng Jefe ng Philippine Army na ni-restrict na ng custody, ibig sabihin hindi na siya pwede lumabas ng kampo, pati yung mga inutusan, pati yung kernel, ni-restrict na ng custody ng army. At nakakatuwa dyan, yung mga chief of police ng, at NBI dyan sa Davao City ay gumawa ng paraan. So, ibig sabihin, pwedeng itago ni Duterte, pwedeng itago ni Mayor Duterte na anak ni President Digong, pwede rin sa impluwensya ni Zara Duterte, pero hindi nila ata ginamit yung impluwensya. O di, dyan pa lang, alam ni Attorney Toto Kausing, mga kababayan, na hindi magagawa ni Pangulong Duterte yung dapat unang ibibintang kay Pangulong Duterte. At alam na alam ninyo na si Pangulong Duterte ay talagang iniisip yung kapakanan ng taong bayan at hindi nagpapadikta kahit kanino man. Ganun po katindi etong si dating Pangulong Duterte. Kaya yung mga supporter nitong si Attorney Toto Kausing at nitong si Roy Mabasa, mga kababayan, na todo-todo ang pagbatikos kay Pangulong Duterte, etong isang patunay na si Pangulong Duterte po ay makapatas. Ano po, makapatas yung kanyang desisyon. Gusto niya magkaroon ng hustisya ang taong bayang natatapakan at naabuso. Eto mismo kay Attorney Toto Kausing na nanggaling. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung anong hustisya ay dapat manlaig. Tsaka yung hustisya, mga kababayan, ibinibigay ni Pangulong Duterte
sa karapat dapat na bigyan ng hustisya. Ano po sa totoong biktima, mga kababayan? Una pa kay Bantag ang kaso na isampa. Sa kaso po ni Durante ay naisampa na ang murder case laban sa kanya. Pero kay Bantag hindi pa naisampa dahil ang dami pang mga inhibition ang ginawa. Ito si Durante, in fairness to him, kung parang willing din siya patunayan ang kanyang integridad na sasabihin niya, siyempre na hindi rin siya guilty. So at least hinarap niya kagad yung investigasyon, no? Yan ang pagkakaiba lang nila, pero pareho po silang bata ni President Digong Duterte. So kung ganon, pareho silang malaking pwestong hinawakan sa panahon ng si Digong Duterte pang presidente. Ang kay General Durante ang hinawakan niya. Stop muna natin, mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit etong kay General Bantag ay patagal na patagal? Kasi unang-una, lumalaban etong si General Bantag. Ipinaglalaban ni General Bantag yung kanyang sarili na talagang wala siyang kasalanan. So siguro, mga kababayan, hindi naman po masama yun. Ano po na ilaban ni General Bantag yung kanyang sarili na wala siyang kasalanan sa pagkawala nitong si Kaper Silapid at wala siyang kasalanan dun sa mga ibinabatong akusasyon laban po sa kanya. Siguro hindi naman po masama na patunayan niya yung kanyang sarili na wala siyang kinalaman sa mga bintang na ibinabato sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ay pinaka-importanteng pwesto sa mga sundalo. Yan yung hepe ka ng Philippine Presidential Security Group. Presidential Security Group. O kuminsan, Presidential Security Guard. Tawag. So, si Bantag naman, importante din ang hawak. Siyang hawak niya lahat ng mga bilanggo. So, yan naman ang bad. Pero sa kabila, si Bantag ay 4-star general. Si Durante ay 1-star general. Kasi brigadier general siya. Pero whatever, the same yung circumstance nila na pareho silang tao ni Duterte. At ang pagkakaiba nila, si Bantag ay gumamit ng mga preso para magpapatay kay Persilapin. Si Durante naman ay gumamit ng kanyang mga sundalo para ipatayin yung babae na girlfriend niya. Alam niyo, mga kababayan, ito talaga yung hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan ito? Yung sinasabi ni General Bantag, yung mga yan may galit sa kanya. Kung ikaw matalinong tao, gusto mong magpatumba ng taong kinagagalitan mo, sa tingin mo ba ang kukuhanin mo yung mga taong kagalit mo at may galit sa'yo? Siyempre hindi. Kasi yung mga taong yon, lahat yon may galit sa kanya. Eh kapag ka nagkalokohan na, di ibubuking siya. Sa tingin nyo ba kung gagawin nyo ni General Bantag, kukuha si General Bantag ng ganon? Eh ginawa nyong uto-uto at sira ulo etong si General Bantag eh. Kahit kayo yung mga sarili ninyo, ginagawa niyong bobo, wala kayong alam. Kasi mga kababayan, alam niyo na naman sa sarili niyo na napakalabo na ikaw, magpapatumba ka ng tao, kukuha ka dun sa mga taong kung may galit sa'yo. Napakalabo nun. Kung ako ang gagawa nun, kukuha ko ng tao na private, yung hindi kilala, yung malinis trumabaho, hindi yung galing preso. Common sense na lang, mga kababayan. Ano, ipagpatuloy pa natin. Sa tingin ko ay crime of passion, no? Si Bantag naman, crime of passion din, pero passion for money naman siya, passion for corruption. Ito naman si Durante, passion for love. So, sa karanasan ko bilang naging abogado ako, ang naging kaso ng mga patayan yan, dalawa lamang po ang naging dahilan na nahawakan ko, kung hindi pera, pag-ibig. Yan po yung laging dahilan, no? Pera, pag-ibig, inggit. Yan yung tatlong bagay na talagang nakakamatay. Diba? Pwede mo natin sabihin, pera, pag-ibig, inggit, selos, o kam-kam. O pwedeng lima. Pagpatuloy pa natin. Kung magnakaw, pera pa rin. So, kung magbibenta ng sabo, pera pa rin ang habol. Kasi sa katwiran na wala siyang pampakain mga bata, mga anak nila. So, ganun ang nangyari. So, ngayon, may isa na naman kami dagdag na bagong ebidensya para patunayan namin na malakas talaga ang motibo ni Bantag para ipapatay si Kaper Silapid. Ano po yun? Tingnan natin. Ito po yun yung lumabas po yung si Villaver na preso dyan. Nakao, mga kababayan,
hindi ko natatapusin itong tungkol kay Villaver. Dahil unang-una mga kababayan, alam nyo, pagdating kasi sa nonsense na usapan, eh talagang nakatutok yung mga mainstream media. Doon nyo kasi makikita yung pagiging bias nila. Pagpatungkol kay General Bantag, kahit nonsense, walang kwenta, walang substance mga kababayan, yung pinag-uusapan, talagang nakatutok po siya kanila. At exclusive po sa kanila yon. So ibig sabihin mga kababayan, eto lang po yung nakikita natin dyan. Kitang-kita po yung pagiging bias nila dyan pagdating kay General Bantag. Ano po, so mga kababayan, hindi ko na po itutuloy etong patungkol kay Villaver, etong tinutukoy nitong si Attorney Toto Causing, dahil alam ko naman na napakinggan nyo na po yung balita patungkol po dyan, na kung saan may sinasabing ipinatumba daw po sa likod ng Facebook page, na kung saan may mga galit kay General Bantag ay ipinatumba daw din po nitong si General Bantag, at eto daw pong si Villaver ay matalik na kaibigan nitong si General Bantag. Yun po yung istorya niyan, at alam ko naman na napakinggan nyo na yan kasi putok na kanina yung balitang yan. So siguro mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna tayo sa vlog na ito ni Attorney Toto Causing. Ano po, at gusto ko pong sabihin sa inyo na kayo ba naniniwala ba kayo dito sa aking sinasabi na baka etong si Attorney Toto Causing lamang po ay tinatakot ng mga taong may galit po sa kanya or hindi natutuwa sa pagbablog po niya. Mga kababayan, at sang-ayon ba kayo na dapat resolbahin na lamang po ng tahimik ni Attorney Toto Causing ito kaysa po ipagkalandakan niya pa po yung kanya mga ginagawang hakbang sa social media? So mga kababayan, ano po masasabi nyo patungkol po dito? I-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po yung opinion po ninyo patungkol po dito sa ating tinalakay na video pong ito. At hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-follow po ang ating Facebook page. Kaya kung ikaw na nanonood ka sa ating ngayon, ikaw na nanonood na hindi kumukurap ang mata, i-follow mo na naman yung ating Facebook page dyan. Ano po, paabuti na naman po sana natin ng 10,000 followers. Kung ikaw ay solid bantag, i-follow mo na yung ating Facebook page. Ano po, at kung ikaw naman ay nakatutok sa ating ngayon sa YouTube channel, aba ay mag-subscribe ka na dyan sa baba. At hit mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video na katulad po nito. At i-share na rin po natin yung ating mga video sa page. Ano po, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.